Loves ko, good morning, and oh no, good afternoon na pala guys. And natulog, pinatulog ko si Kathleen ng 12 o'clock midday after ko siya palikuan kanina. Anyway, tulog siya, and mag-iingay na naman tayo guys. Kaya hina ng boses ko, kaya minsan hindi nyo ako naririnig. Pero pinapalakas ko yung audio sa my iMovie, yung editor ko. Anyway guys, gusto ko lang i-share sa inyo na ano ko, na iinis ako sa ngipin ko kasi dito, kay ito dapat yung gagawin sa doktor ko sa Pilipinas sa amin. Nung nasa Macau kami, plano kumuwi para ituloy yung gagawin sa ngipin ko kasi di ba dito, maayos na dito eh. Dito lang sa gilid, kailangan ipantay niya. And fixed bridge tong ngipin ko guys. Fixed bridge, hindi yan ano, nakatanim siya. Nakatanim siya, so ito lang sa gilid ang kailangan kong ipagawa. And dahil nga sa pandemya, na-cancel lahat ng plano guys. Hindi na ako makauwi pa ng Pilipinas para ipapayos ko yung itutuloy natin yung pagpapayos ng ngipin ko. Kasi ang mahal-mahal ng pagpagawa ng ngipin sa pampaayos ng ngipin sa Australia at dito sa Macau, mahal talaga siya. So, sabi naman ni Daddy, it's okay for me, you're still beautiful. Ay, tingnan nyo nga, kising na. Nagsalita lang ako guys, kising na. Oh. Okay guys, bumalik si Kathleen sa pagtulog. Napatulog ko siya ulit. Kanina umiyak. Nagsalita lang tayo. Hindi na naman tayo makapagsalita ng mabuti. Nakakaloka. Anyway, hintayin ko lang siyang magising and then lalabas kami guys. And then bibisita kami kay Mami Renzi para dalhin ko yung fishball at saka sauce. And then after siguro dun, maglibot-libot sa may San Malo. And kasi guys, malapit na kami nilipat sa 29, which is Thursday, nitong week na to. Oh, is it nitong week na to? Yeah, this week. Yeah, Thursday. Malapit na guys, and madalian na lang tong pagpapake natin. Kasi pag nandito na sila, ilagay lang lahat sa may box yung mga remaining things na hindi namin na napakpa. So may time pa naman ako maggala kasi kailangan kong i-ano yung sauce guys kasi naluto na natin siya, so kailangan kong bisitahin din si Mami Renzi bago kami dilipat kasi magiging busy na talaga mag-unpack, magayos ng doon sa bagong tirahan, and then medyo matagal-tagal pa sigurong pagkikita, pero pwede naman magkalagala around tayo pa. So ayun, hintay lang natin si Kathleen magising. Hindi pa ako nagla-lunch pero nagkumain ako ng dalawang ensaymada, so okay naman yung pakiramdam natin. And then magte-take na rin ako ng aking pancreas flat. And then balikan ko kayo mamaya guys pag lalabas na kami ng anak ko. Okay, see ya! Kising na yata. Oh, wow! 3 hours nap! 3 hours and 15 minutes nap guys. Good job, Baba, anak. Good job naman yan. Good job. So, pag nagising siya, moody sometimes. Tapos, napaka-moody niya pag-gising. Pero sometimes, okay, anak, alika. Moody siya. 3 hours nap naman yan. Pero mag-muni-muni muna yan. Tapos yan, magiging hyper. Okay. Tapos, comfort. Inamin ko siya sa aking titis guys. Comfort lang naman to. And then, pag nag-settle na siya, medyo okay na yung kanyang moods. Sa kanyang magiging masaya. Pag gising ni Kathleen, ganito siya kalpalagi guys. Pag gising niya, hindi. Minsan naman, masaya siya pag gumigising. Sabi ni Daddy, pag nag-me time ako. Pero pag, yeah, even sometimes na nandito ako, pag nagising siya, masaya. Pero, yeah, meron yung time na pag nagigising siya, umiiyak. So, ang pang-ano ko sa kanya, comfort. And then, masaya na yan mamaya, guys. Hintay lang natin siya na maging masaya. Maging masaya. Kasi, 3 hours and 15 minutes na. Hindi muwi si Daddy, guys. Hindi siya muwi. May meeting sila. So, yung pram na bago, nandun sa may booth ng car. Nakalimutan niyang iniwan. So, hindi ko alam kung paano kami lalabas ni Kathleen. Kasi, yung malaking pram ay hirap na akong gamitin siya.
And also nakatago na siya doon sa may ano sa baba, guys, parang na na-put them away na niya, daddy put it away, naka-fold na siya ganyan. Ang hirap niya ibuksan. Ang pag-asa ko na lang nadadalhin is yung bike, yung stroller bike ni bigay sa akin ni Mami Z. Pero may dala akong sauce. So, yun ang worried ko. May dala akong sauce. Paano ko kaya yun bitbitin? But let's see, let's see. Let's see later. We're going to see Sonia? Pero papakainin ko muna to, guys. And then, alam ko mo siya yung kainin. What do you want to eat, anak? So, yeah, I remember when Kathleen was small, nalakalimutan ko siya share sa inyo kasi may mga nag-comment na hindi ko daw siya pinakain. Hindi ko daw siya sinanay. Guys, nung 1-year-old siya, pinakain ko kahit ano-ano si Kathleen. Nung maliit siya, makikita yung mga vlog ko, lahat kinakain niya nung mga 1 year siya, mga 7 months to 1 year and a half. Lahat kinakain ni Kathleen to 1 year and 8 months. Actually, to 1 year and 8 months, lahat kinakain niya. Nung nagtulang siya, nag-start na, nagiging fussy. And then, nung 2 years old naman ni Kathleen, kasi 2 years and 6 months na siya eh. So, nung 2 years old niya, malakas siya kumain ng kanin, kahit na walang ulam, guys, puro kanin. Paglabas namin kanin, naubos niya, marami siya nakakain kanin. And then, for the past few months na to, nung 2 years and 3 months na siya, kasi 2 years and 6 months na siya eh. Nung 2 years and 3 months na siya, 2 years and 4 months na siya, guys, doon naman nag-stop yung kanyang kanin. Puro sabaw lang siya at saka karne. Yun ang kinakain ni Kathleen. Pero nung maliit siya, matako to sa lahat ng mga gulay, guys, in esteem ko. Lahat, pinagbibis ko ni mamash ko. Puro fresh and healthy yung kinakain niya. And then even until up to now na, ngayon lang yung wala na siyang rice masyado. Pero ang lakas ni Kathleen sa rice nung 1 year. And ano siya, guys, nung start na siya kumain hanggang nung 2 years and 4 months. Ngayon lang 2 months, guys, na hindi na siya nagra-rise masyado, which is, no, parang sabi niya naman ng doctor, normal lang yan, saka yung, yung sabi ni daddy, normal lang yan kasi ganyan naman si Hannah dati, puro kanin lang, minsan nag-stop sila sa kanin, doon naman sila sa isang bagay. So, as long as na malakas siya sa prutas, which is malakas siya sa prutas, sabaw, sa gatas, sa ulam, kanin lang talaga ang inaano ko, guys. Ngayon, may problema ko kasi hindi siya kumakain ng kanin. Biglang nag-stop. Siguro nagsawa or ewan ko, baka it's part of their growing. Kasi iba-iba naman ang mga babies, guys. So, ayan, malapit na. Sabi, next year, guys, April. So, ngayon, October. October, November, December, January, February, March, April. In 7 months, guys, mag 3 years old na si Kathleen. Yes, Pop. In 7 months, you're gonna turn to 3 years old. Sus naman. At maaraw ngayon, masarap sana maglabas-labas. Kaya lang iniisip ko yung sauce. Paano kaya? Kasi yung niluto kong sauce, guys, naka-freeze yun. Dine-frost ko na siya. Ipapainit ko na lang siya mamaya. Tapos ina-fry yung fishbowl doon kila Mami Z. Pero, di ko alam kung paano kami lalabas dahil wala yung pram. Yes, how are we gonna go out? Daddy got the pram. Nakapag-ayos-ayos na tayo ng pagmumukha natin. Pero itong isa ay moody pa din, mga baby ko. So, hintayin lang natin siyang magiging alive. Mamuni-muni. Po, nagpunta kami kila Mami Lenzi, hindi ko na kayo dinala, guys, kasi hindi natin dala yung what do you call that one, yung pram, and medyo marami yung dala ko, guys.
backpack tapos bag. Anyway, punta dapat sila Mami Renzi dito, pero pupunta yung mga tao para mag-inspect dito sa apartment. And marami-rami sila, guys. And ayaw ni Daddy nang dito kami. So, kailangan, ayaw ni Scott nang dito kami kasi marami yung tao. And i-check nila bawat yung appliances, yung mga aparador, kung ano yung mga damage o kung mayroong damage. Kasi last time, nag-inspect na sila. Pero this time, mag-inspect ulit sila. So, kailangan, naalis kami dito mamaya pag dumating yung mga tao. So, nagluto ako ng maaga ng adobong atay ng manok at saka pork belly. Adobo siya, guys. Hindi siya mamantika. Parang, hindi ako naglagay ng mantika. Yung mantika is from the meat talaga. So, kasi bawal sa atin ang masyadong oily. So, nag-text na ako kay Mami Z kung anong oras kami magkikita. Lalabas kami mamaya ni Kathleen. And then, yeah, kikita kami mamaya. Sabi ko mag-picnic tayo sa May Park, pero let's see, baka busy rin si Mami Renzi. Pero magkikita talaga kami, mga hapon, pero sabi ko mag-picnic tayo at kakain tayo ng lunch doon. Eh, magluluto rin, hindi siya makapunta dito. Sabi ko na wag na kami matuloy dito sa bahay. At half day si Scott at may mag-inspect. So, very, very busy, guys. 28 ng umaga, alas 9, nandito na sila para kunin lahat ng mga gamit namin. So, on the 27, ano ngayon? Yeah, sa 27, pupunta kami sa apartment kung ano yung mga nandun at kung ano yung mga dapat naming dalhin from here. So, yeah. Very, very... you be careful. Very, very hectic na, guys, yung ating mga... yung week na to. And then we also have Halloween party sa next Sunday. So, yeah. Yes, you be careful de. Pumunta akong tao ba? Wala pa yung order ko for Kathleen. It's been ano na, guys? 12 days, 11 days na wala pa rin yung costume niya. Mas nauna pa yung sa akin. Pumpkin lang naman yung sa akin. Saka hat na parang, ano ba? Parang pang fun-fun lang ba? Para sa picture-picture. So, this is gonna be Kathleen's first Halloween party. Anyway, guys, nag-breakfast tayo kanina. Humigop ako ng sabaw kasi meron pa akong tirang sabaw na nilaga. And then, nagtinapay ako ng isang ensaymada. And then, ngayon, meron tayong drink dito sa tabi ko, kape. Sabi naman, doktor ko, pwede ka magkape once a day. Huwag lang yung 3 times a day or 4 times a day. Delikado yun. Di pwede sa'yo yun. So, once a day, sabi niya, okay lang sa akin. At it was stress. So, yun mga bebe ko. Ayun yung mga gamit namin. Nilagay ko na dyan sa lahat. Tapos, yung bike na lang, ilalagay ko dun. Pupunta din sila mamaya. Yung mga mag-move din kung ano yung ililista nila, kung ano yung mga imu-move nila. Kasi depende yata yun sa sasakyan na dadalhin nila para magkasya lahat. So, yun. I'm so excited, guys. Excited kami sa bagong place. And then, ang dami-dami rin pa siya lang sa May Taipa. So, yes, doon na lang kami magbanding-banding din ni Mami Renzi or punta rin kami sa Macau side, banding-banding, ganyan. So, it's gonna be exciting and hopefully everything will goes well talaga. Yeah, balikan ko kayo mamaya, guys, at magtawagan ko lang yung family ko sa Philippines. Konting update lang natin to, guys, and then later I will continue to vlog. Bye! Hello, mga beloveds ko. Hindi ko alam na ano itong settings ng camera natin. But anyway, hindi na ako nakapag-vlog ng maayos, guys. Nag-me time tayo kanina dahil binantayan ni Kathleen si... Ay, ni Kathleen. Ni Daddy si Kathleen. And then, guys, pagbalik ko ng bahay, tingnan niyo naman yung ginawa ni Daddy. Nag-ayos siya ng mga box. In fairness naman kay Scott. Sobrang thankful naman kasi ito ginawa niya to lahat. Ito ako gumawa dyan. Pero yung mga kinlose na yung mga boxes at saka yung mga kitchen, pakita ko sa inyo. Kasi nag-me time tayo. Para nagpa-nails tayo. Pakita ko yung nails ko. Ito yung ating, hindi ko lang teka masyado maliwanag. Ito yung nails natin, guys, para sa Halloween party. Wala kasi, meron siyang orange dun. Kaya lang nag-orange na ako dati. So, sabi ko, medyo pa-orange, pa-burn. So, ayan siya. Anyway, ayan, wala na masyado. Ay. So, wala na masyadong kalat dyan. Diyan makikita yung mabuti. Wala nang kalat masyado dito, guys. Ito na lang ipapak namin. Yan. Ito, dalhin namin. Hindi namin alam kung anong meron dun. Pero, pupunta kami sa
pupunta kami sa apartment, mga bebe ko, para titingnan namin kung ano yung meron doon at ano yung kailangan naming dalhin. So, we are very excited na makita yung apartment ulit kasi deep clean ngayon, guys. Ipapalinis nila, at yung pinalinis na nila ngayon kasi bukas na yung lipat namin. So, bukas na ng umaga, alas 9, so maaga-aga. Nagluto rin ako ng dinner ni Daddy. Tsaka ni Kathleen, pero sa kanya hindi siya kumakain ng ano guys, lamb. Hindi niya bet. So, yun ang ganap natin mamaya. Alas 5 kami, 4:30 kami alis, and 4 o'clock na. Hinintay na lang namin si Kathleen magising dahil nagnanap pa siya guys, and nagnap siya almost. Nagnap siya ng 2:30 eh. 2:30, 3:30, 4, 2 hours. 2:30, 3 o'clock. 2:30. So, 1.5 hours na siya natutulog. So, dapat 2 hours. So, ayun, we are very excited, guys. Ayan yung ating nails. Pinaputol ko rin siya, guys, kasi masyadong mahaba na para makagalaw tayo ng mabuti. So, ayan, dito sa kwarto naman ni Kathleen. Ay, empty na din, guys. Si Daddy ang naglinis lahat dito. So, in fairness naman kay Scott talaga. Wala na rin laman dyan. Yun na lang konti. And ito yung ano, ito yung outfit ni Kathleen para sa Halloween, guys. Medyo malaki sa kanya yung sombrero, pero pang picture lang naman yan. Hindi ko ipapasuot sa kanya the whole time kasi medyo malaki. Pero pipicturean ko lang siya, tapos bibili ako ng, ito yung kanyang handbag. Pero bibili ako ng proper one. O hindi na, gastos lang kasi pag ano, meron naman na. Pero tingin ako kung mura lang naman. And ito yung dress niya. Hindi ko masyadong, ano guys, kasi mahaba. Mahaba yung outfit ni Kathleen. Dapat hanggang dito lang yan eh. Gugupitin ko siguro guys. Bahala na. Let's see kung anong magagawa ko. And then may stocking to. Nandun sa box daw. So, ayan ang outfit ni Kathleen para sa Sunday. Witch guys. Kilala niya si Witch. Pero para pumpkin sana. Pero ito naman yung sa akin. Ito yung gagamitin ni Kathleen for next few days. Ito naman yung kay Mami Juliet. Kasi gustong-gusto niya si pumpkin. So ako na lang yung magpa-pumpkin. Kasi wala akong makitang nung tumitingin ako ng mga outfit. Ito rin nakita kong medyo okay-okay. Yung iba, wala akong nagustuhan at wala rin akong makita. Kasi kung ano, naguguluhan sa dami-dami ng pagpipilian. So di ko ito na nga lang. Anyway, para maiba naman guys, black and orange. Sakto match kami kasi ito talaga yung suotin ko. Parang ilulusot ko lang naman siya guys kasi magpapantalo lang naman tayo, boots siguro, and then yan. So yan ang outfit namin ng anak ko. Mahaba ito sa kanya. Tapos kailangan kong bumili ng walis niya na kulay orange. Kaya lang tingnan natin kung anong magagawa natin guys. So ito na yung view natin sa labas. Hindi na natin sila makikita soon. Do you like my nails, babe? Yeah. Same like the t-shirt. Turn it over. And then the juice from that one, I'm gonna make gravy, Daddy. Okay? Yeah, good. Be careful, huh? You ready to break? I was telling the vlog, babe, you did a lot of work as well while I was doing my nails. So you deserve a nice dinner. As well. As well? What did you do? Oh, I packed 2 boxes. Oh, yeah. Naglagay si Daddy ng cream sa mukha niya. Dahil nga yan yung na-burnt. Laging nandun yun eh. Gusto yung... Anyway, guys. Masyado bang mapula? Kasi binago ko yung ano, guys. Gusto kong explore itong camera. Kasi ang dami-dami niyang magagandang features. Saturation, ganyan. Mga lighting, tamba lighting. Anyway, dumaan ako kanina sa Filipino shop. Bumili ako ng... Ito guys, bumili ako ng Martis crackling para dun kasi sa car, sobrang baho guys, grabe na yung hilo ko, nasusuka ako, parang nasa bus ako, at hindi ko talaga kaya yung amoy nung car na inaano, sinasakyan namin ngayon, grabe, hindi ko talaga, so kailangan ko ng mga chips na medyo maasim para pang amoy ko lang at konting ano lang ba, taste. And then kanina nanggaling ako sa my tree shop. Ay, tree ba yun? Apple shop. Pero tree at tao ang brand nung shop na yun.
Bumili ako ng case na to, guys, kasi sale siya. They don't have different color. Red lang nandun. Tapos, yung iba clear. Tapos, may red sa gilid. Ayoko naman yun. So, ito yung gusto ko kasi protect, ano, para protection kasi maano siya, guys, matibay. Yung meron ako, ito kasi, pag binag, ito kasi, guys, maganda rin naman siya, pero pang salitan lang ba. So, plain red tayo. Yeah, mura lang naman yung nag-sale kasi siya. Kaya sabi ko, kunin ko to para protection sa phone natin. Ayan. Ito yung aking home screen home pinagsasabi ko. So ayun, bali, hintay lang natin si Kathleen magising para haalis na tayo, guys, very soon. What? Our Tosh costume, leave it in the bed. Hey, can you finish this? Yeah. Okay, careful, baba, get down. Yun ka, guys, ang sobrang likot. Christmas already, Bob? Not yet. Guys, bye apartment. Bye-bye. So, we all pack na, guys. Kunin lang namin yung mga basket na ilagay yung mga toy ni Kathleen for last tomorrow. Kathleen! Suot ni Kathleen yung bago niyang pajama from Mark and Spencer and nagustuhan ni Daddy. Ang ganda yung fitting sa kanya. That is 3 to 4 years old, ah. Malak, ano siya, stretchy naman. And, hindi pala siya ganun kanipis. Medyo makapal lang siyang konti, which is still okay for winter. Guys, so yun na, guys. Removalist, nandito na sila. Ayan. So, ayan ang mga dadalhin natin. Magkakawawa naman si Angke. Thank you! Yung anak natin, kailangan ko bantayin to kasi nakabukas na yung pintuan. And then, nagpunta yung friend ni Mami Talia dito kasi binigay ko kay Mami Talia yung pink car ni Baye. Pink car ni Baye at saka yung, ano pa yun? High chair at saka yung hangeran na, hangeran. Ano pa yun? Okay, kami yan ah. Kasi hindi na masyado ginagamit ni Kathleen yung pink car niya. So, ano, bigay na lang namin kay Baye, kay Mami Talia. Sakto nandito yung ano, nagsundo sa mga ibibigay. Ay. Okay, guys, tulog si Kathleen. Ang tagal ko siyang napatulog, nakakaloka. Alauna, 1:30 na siya natulog. Okay, guys, nawala na yung mga gamit. So, ayan. Yan yung mga iiwan namin, pero yung mga quilt. Dadalhin namin yan at saka yung aming wifi. Pero yung mga chair, guys, dinala namin kasi yung chair meron siyang cushion. And yung chair doon sa dilipatan namin matigas. So, nagdala kami ng chair namin, dagdag pa. Anyway, mag-edit lang tayo, guys. And then si Daddy nandun, inaasikaso niyo yung new place. Siyang nag-asikaso, tapos naiwan kami dito kasi para makapag-nap ng maayos si Bob. And then anong oras na? 1:55 na, guys, ng hapon. Magigising si Kathleen siguro mga 3:30 na yan. Yan, mga 3 o'clock, ganun. 2 hours. No, mga 3 to 4. Ganyan na siguro siya magigising, depende. And then, uwi kami. Mag-ready, mag-BS para mamayang gabi punta kami sa birthday. Hopefully, guys, na hindi ganun kakalat yung bahay. Kasi pag super kalat talaga, which is super kalat na talaga, pag nagsabi si Daddy na mag-aayos o busy, siguro, let's see kung anong mangyayari. Anyway, mag, edit lang tayo. Para may vlog tayo mamaya. And then, wala tayo agad-agad wifi pagkalipat kasi ita-transfer pa yung route ng wifi. So, habang inintay kasi dahil hindi pa ako nagla-lunch, guys, nakakaloka. Sobrang gutom na ako. Pero nagtinapay ako para may laman yung ating chan para hindi siya sumakit. Yan, sabi lang natin, I'm leaving soon. So, ayun, excited, guys, lumipat, nakakaloka. Finally, meron na tayong elevator doon sa bagong place. And then, malapit lang sa lahat. So, ganun, lalo akong sisipagin ba na maglakad-lakad at kailangan everyday talaga ang walking ko, guys. Lahat wala ng elevator and big help talaga yun. Sobrang, kasi dito, guys, sobrang hirap na ako. Lahat si Bob yun sa nagpapabuhatin. Malaki na rin siya and mabigat na din syempre. So ayun, mag-edit lang tayo saglit and we'll get back to you later. O siguro ikuklose ko yung vlog na to dahil wala na tayong vlog pala. Kasi yung memory card puno na to eh. Alam ko.
itsura natin. Pasensya na po. So, let's see kung ano yung nandito sa memory card na to. Alam ko na, edit ko na to eh. Or, di ko alam. Malilimutin na talaga ako. Simula nung na-cesarean tayo, very, very forgetful na ako, guys, ulianin. May mga bagay na hindi ko na alam kung saan ko sila nilalagay. Nakakaloka. Yun yung epekto ng cesarean. Sobrang tagal kong napatulog si Kathleen. Nakakaloka. Grabe, 3 times kong tinry. Hindi pa rin siya natulog. Pinadede ko na siya, guys. Wala pa kaming lunch. Pero at least, malakas siya magdede, which is good. Hindi ako hirap magpadede kay Kathleen. And napaka-importante ng gatas kahit na hindi pa siya nakakain ng mabuti ba. So, let's see kung yung na-edit ko na ba ito. Kung alam ko na-edit ko na ito eh. Yeah, wala na nga tayong vlog, guys. Ito na yung vlog natin sa camera na yan. So, I'm gonna close the vlog ito. Tapos, mag-open ulit tayo ng vlog para meron tayo. Kasi, mahaba na yata ito. Hindi ko na alam, guys. I-check ko siya. So, yung mga baby ko, thank you so much for watching. And we hope to see you in our next one. Please keep safe, everyone. See you.